ang ilan sa mga pinagmamalaking assets ng Philippine Air Force ay ang kanilang mga light attack helicopters. Kaya tatalakayin nga po natin ang dalawang light attack helicopters sa kanilang inventory. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang unang light attack helicopter sa kanilang inventory ay ang MD-500MG Defender. Ang helicopter na ito ay mula sa American family ng mga light utility civilian and military helicopters. Ang MD-500 ay dinevelop mula sa US-500, isang civilian version ng US Army's OH-6A KUs. Sa kasalukuyan ay merong iba't ibang mga series nito tulad ng MD-500E, MD-520N at MD-530F. Ang MD-500 ay gawa ng McDonnell Douglas Helicopter Systems na unang lumipad noong February 27, 1963 at na-introduce naman noong 1967. Ang military version nito na MD-500 Defender na isang light multi-role military helicopter na nakabase sa MD-500 Light Utility Helicopter ay unang lumipad noong 1976 at kasalukuyang nasa serbisyo ng iba't ibang mga bansa. Ang mga current operators nito ay ang Afghanistan, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Finland, Italy, Japan, Kenya, South Korea, Lebanon, Malaysia, Mexico, Panama, Pilipinas, Taiwan at United States. Habang former operators naman ang Croatia at Israel. Ang helicopter na ito ay pinapalipad ng dalawang crew. Ito ay may habang 9.3 meters, may height na 2.6 meters, may empty weight na 686 kilograms at may maximum takeoff weight na 1,157 kilograms. Ang power plant naman ito ay isang Allison Model 250 C20B turboshaft engine na may maximum speed na 244 kilometers per hour at range na 589 kilometers. Para naman sa armaments mga idol ay pwede itong lagyan ng 4 na anti-tank missiles, 2 miniguns, 4 na air-to-air missiles, mga lightweight torpedoes at 2 rocket pods. Ang isa pang light attack helicopter ng Philippine Air Force ay ang AgustaWesland AW-109. Ito ay original na AgustaWesland na isang lightweight twin-engine 8-seat multipurpose helicopter na ginawa ng Italian manufacturer na Leonardo na dating AgustaWesland. Ito ang kauna-unahang all-Italian helicopter na ginawa para mag-mass produce. Ito ay dinevelop bilang A-109 ng Agusta at original na pumasok sa serbisyo noong 1976. At simula noon ay ginampanan na nito ang iba't ibang mga roles tulad ng light transport, medevac, search and rescue at military roles. Sa kasalukuyan ng AW-109 ay nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng mahigit 40 taon na. Ang mga current operators nito ay ang Algeria, Albania, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Cameroon, Chile, Ecuador, Egypt, Greece, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nigeria, Peru, Pilipinas, Slovenia, South Africa, Sweden, Turkmenistan, Uganda at United Kingdom. Habang former operators naman ang Argentina, Australia, Paraguay, Poland at Venezuela. Ang helicopter na ito ay pinapalipad ng 1 hanggang 2 crew at may capacity naman ito na 6 hanggang 7 pasahero. Ang helicopter na ito ay may habang 11.4 meters, may height na 3.5 meters. May empty weight na 1,590 kilograms at may maximum takeoff weight na 2,850 kilograms. Ang power plant naman ito ay 2 Pratt & Whitney Canada PW26C turboshaft engine. Habang ang main rotor diameter naman ay 11 meters. Ang AW-109 ay merong maximum speed na 311 km per hour, cruise speed na 285 km per hour, ferry range na 932 km at rate of climb na 9.8 meter per second. Mga idol, ang mga helicopter nga pong ito ay malaki ang pahinabang sa loob ng Philippine Air Force. Dahil ang mga ito ang siyang ginamit ng Philippine Air Force upang labanan ang mga rebeldeng grupo at mga terorista dito sa ating bansa. Bagamat mga luma na ang ibang mga helicopter dito, ay maaasahan pa rin ang mga ito at maaari pang magamit sa loob pa ng ilang mga taon.
Bukod pa riyan ay bumili pa ang ating bansa ng mga makabagong attack helicopters na T-129 attack na mula sa Turkey. Kaya't sana mga idol, sa pagpapatuloy ng modernization program ay madagdagan pa ang mga light attack at attack helicopter sa loob ng Philippine Air Force. At nang sa ganun ay mas magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na ipagtanggol ang buong Pilipinas kontra sa mga banta. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!